So, dito sa Babylon, by 538 BC, ginawa yung calendar. So, panawan natin yan, Sun, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Babylon, 538 BC, and so on. Tapos ginawa, at ito ay unang mga ilimbag na Teutonic German tribes. Teutonic German tribes. Okay. So, may mga ibig sabihin yan. Ito, yung may bago sa pakinggan. Yung Monday is moves. Yung Tuesday, chaos. Wednesday, wooden. Thursday, Thors. Friday, Priest. Saturday, Saturn. Okay. So, tao na palang nagbigay ng araw, no? Sa Bible, wala tayong mababasa kahit isang araw, Monday, Tuesday, Wednesday, kundi days lang or the beach of the week, first day, seventh day, blah. Okay. Doon sa Tower of Babel, sabi nga ni Brother Francis last Sunday ng gabi, no? Hindi kalooban ng Diyos na isa lang ang lingwahe. O kung hindi, maraming lingwahe. Ang kalooban ng Diablo, sa Satanas, isa lang para makonquer niya. O, malinaw. At ang ibig sabihin ng Babel, Gate of Gods, small g, gods. Prepared ito na Mishnah. Yan. Kung mga nag-aaral ng mga ano to, yung Mishnah, siya yung nag-prepared ng oral law. Second century, Mishnah interpreted Talmud. Yung Mishnah, interpreted ng Talmud. Meron yung two kinds of Talmud. Two kinds of Talmud. Babylon and Jerusalem. One. Babylon. Jerusalem. Okay. Second century, no? 200 CE. Tapos ito, 500. Fifth century, 500 CE. Sa Old Testament, ng Hebrew books, meron tinatawag na tanak. Sa Hebrew books, may tinatawag na tanak. At itong Hebrew books, meron siya, yung tanak, meron siyang four various commentary. Yung tanak, meron siyang apat na various commentary. Pakilisan nyo ha, kasi buburahin ko kapagal. Four various. Komentari of Tanakh. Okay. Ang una dyan is 1, 2, 3, 4 Targums. Midrash.
sabi mo, mahirap ito pag napariyahan ito. Sabi, nalikan ka na. Paano mo? Eh, Mishnah. Ito yung pinapagin ko kanina ng Mishnah. So, mapapansin niyo dyan, may mga iba-ibang lugar o tribes na nagsalin ng mga ibang mga lingwahe, mga komentary, mga interpreter nila, mga rabbinical, masoret. No? Yung rabbinical masoret, kung tawagin ko sa Bisaya is dalawa yun, yung mga pasaway. They interpreted their own oh. So, kasi nga, rabbinical nga sila, mga matatalino sila. So, yung pinabasa natin kanina, yung pinabasa sa atin ng kapatid na Daniel, no? Yung tama yun, yung masasabi sa mga rabbinus, mga nananangan sila sa sarili ng kaugot, sa kanilang sariling kaunawan. Yung oral laws na yan, no? Sarili nilang aral, no? Dinagdagan pa nila ito, nakatakot na sarili nilang aral. Okay. Yung ibig sabihin ng Targums, number one, hindi ko na isusulat, no? Mapusok ko sa oras. Aramaic. Ang ibig niya sa Targums, Aramaic translation. Tandaan nyo, ha? Aramaic translation of Tanakh with rabbinical interpretation. Kailan to? Second century hanggang 218. Yung Midras, number two, running commentaries. Ha? Running commentaries of every word. Take note, every word, letter, they give interpretation. They give interpretation. Sila ang nabibigay ng mga interpretation nito. Diba? Kaya ngayon, hanggang ngayon, dala natin ito, inaaral sa atin, no? At sinasalin sa ating mga lahing Pilipino, yung mga letra, mga kung dapat is ganito lang, yun lang. Diba? Yung number 2 na Midrash, meron siyang 2 kinds of Midrash. Midrash Takim. Yung first is Halakha. Number 1. Legal commentaries tawag yan. Number 2, Haggadah. Non-legal commentaries. Haggadah. Kaya, tandaan nyo ay, take note niya mga kapatid. Number 3, Talmud. Bias commentary ito na Talakha. Number 3, Talmud. Study, learning, commentaries of Mishnah, Gemara. Okay, number 4, Mishnah. So, yung Mishnah yung nasulat sa Torre of Babel. Alam nyo, Torre of Babel yung nasulat yung mga Grego sa Torre. No, Mishnah, good sila, mga kapatid. No, sila ay naki-join force kasi pangyarihan kayo yung time ng Babel. Pero sila rin nakikita. Sila rin ang nagsigay ng araw. Ginamit nila ang lingwahe ng Babylon. Mishnah, repeated study, oral law, 2nd century. Ito sinabi na kanina, 2 kinds of Talmud, Babylon, sinulat natin, kaya yung Jerusalem. Okay, so Old Testament, yung canonized ng Tanakh, ito, pansin ninyo, yung Tanakh, meron niyang tatlong canonization. Yung ibig sabihin ng ta, no, Torah. Torah yan. At yan ay kalimbago 400 BC. Ang tawag yan, Pentateuch, ang sulat ni Moises. Yan ang Torah. 400 BC, Pentateuch, Moises, canonized by Jewish scholar pa rin. Ha? Yung na, Nevi. 200 BC, prophets. Mga prophets yan. Number 3, Ketub, yun yung K-H yun sa Tanakh. Sa Tanakh. So, tatlong po. Oh. Ketub. 100 BC, sacred writings. Ayun nga. Doon na yung sacred writings. Sila pala ang nagagawa nito ng 100 BC. Ketub, sacred writings. Sila yung nag-analyze ng Tanakh. Mga part. Okay. Around, ito yung magiging problema natin ngayon. Punta tayo ngayon sa picture. Bakit ko sinabi ito? Kasi hindi ko natin makikita bakit hindi ko ng kapatid ninyo na hindi ko maling kalingkod na pag-aralan ko ang mga bagay na ito, bagamat hindi ko pa ito kompleto na pag-aaralan. At ito lang ang inabot yung kapatid ko. Around 325 AD, no? Ano naman natin si Constantine ang nag-reject
Sunday is holy day. May problema ba ron mga kapatid? Sunday is holy day? Walang problema ron. Kasi sa Bible, every day is holy. Amen? Amen. Ang problema lang kasi, ito nga mga sacred name na nagsulat ng Ketuk na. Masyado na nilang dinogmatic yung aral nito. So, nung nakita nila na hindi nila alam, kinaya sila pala. Di ko sabi, hindi ang mga bride talaga. So, dahil nakita na ito ng bride. Kinaya sila ni Constantine na partahan nila ang araw ng kapitong araw na sa araw ng Diablo. Diba? Sabi nila, pero yung sa kapatid natin ngayon, matanggalin lang, hindi, kasi naniniwala sila. Sabat din dito. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, around 325 AD, Constantine declared Sunday is holy day. Ito ang kinapitan o ginamit ng mga Hudyo. Hudyo-Hudyuhan. Ito na, mga kapatid. Ano nga natin ng konti? Hudyo-Hudyuhan ng panlaban o panlinlang sa mga mananampalatayang mahina o kaya nilang paniwalaan, paniwalain. Na si Constantine ang founder sa maling pagsamba. Yan. Patunayan ng Biblia. Papatunayan ng Biblia na bagamat, no? Ibang hindi naman natin extreme na maling ang sacred name, no? Meron din parang may silang tapa. Ang pinapaliwanag lang natin dito is kailangan lang natin maging magpatuloy yung Berea pag-aaral. Patunayan ng banal na kasulatan na mali ang mga hudyo-hudyuhan. Saan natin mababasa ito? This is Revelation chapter 2, verse 9. Revelation chapter 2, verse 9. Okay, I know thy works, the tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews. Kaya mga kapatid, kung kayo ay tugong hintil, tapos naakala ninyo na Hudyo kayo, eh doon sa Great Tribulation, tugong yung Jews. Puro-puro talaga Hudyo yun. Walang blood talaga ng Gentiles yan. Ano sabi nito? Hindi ako nagsabi nito mga kapatid, ang banal espiritu, nagsabi nito. They are Jews and are not, but are they the synagogue of Satan? Hindi ako nagsabi nito mga kapatid, ha? Taas mga kapatid, verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of them to prisons, that he may try and he shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee crown of life. Okay, sinabi dyan, no? Magbabasa natin sa mga verse ng mga churches na yan. Sa huling mga verse, may nakalagay dyan, no? He that hath an ear, let him hear what thy spirit says. Amen? So, hindi naman namin mga kapatid binamasama na mag-aaral ng pag-uubo. Amen? Hindi natin binamasama niya. Pero malinaw ang kasulatan. Kung tayo ay nakarikristo na, no? Wala nang Hudyo, wala nang Grego mga kapatid. No? Kaya, natatama niya yata tayo, sasabihin pa natin, na tayo ay pumasok muna sa pagkahulyo, taro-taro paligtas. So, tama na yun, sinabi rin ng kasulatan. Pero pagdating sa punto di vista, sa sulo, pag nakaitinisto pa na, hindi ka na Hudyo, hindi ka na ito. Amen? Hindi ka na barbara, hindi ka na slave. Ano pa na? We are the sons of God. Amen? Hallelujah. Natampanganin ang kapatid natin na sa ating Rabbi Yeshua. Amen? Hallelujah. Siguro okay na ako doon. Tatapos dito sa... Okay na ako doon.